Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for the week. November 26 to December 2nd, paunang mensahe ni Pisces ay first quarter moon in Taurus. Ayan, release control, yun ang paunang mensahe sa inyo, no? So it feels like this is the control, no? Nung kung ano yung gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, kung ano yung gusto ninyong mag-unfold dyan sa mga endeavor ninyo, no? Sa mga plans ninyo, yung ganon. There is a control over the outcome, no? Kung ano yung ine-envision ninyong outcome sa inyong mga ginagawa. Marahil lang iba sa inyo dito, Pisces, you know, you are on the middle of an endeavor, no? At maaaring ginawa na ninyong lahat, maaaring na-exhaust ninyo na lahat ng resources ninyo or ideas or kung ano pa man, no, ang binuhos na ninyo, pero maaaring hindi nangyayari ang gusto ninyong mangyari, no? Kaya this is a message for you, no, na release control. Huwag na nating ipilit kung ano yung eksaktong gusto nating mangyari, because we should always remember that there are things that really are beyond our control, 'di ba? Tulad na lang ng pag-unfold ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Sometimes, no, hindi talaga nangyayari ang mga bagay according to our will or according to our timing or exactly how it should unfold, 'di ba? May mga ganon. Kaya ito yung mensahe para sa inyo ngayon, no? That release control now, no? And just surrender, no? Surrender to the natural ebb and flow of life. Dahil anyways, kung ano ang best para sa iyo, yun ang mangyayari. Yun ang magma-manifest sa buhay ninyo, no? So what else for Pisces? We have last quarter moon in Aries. Work through your feelings. Ayan. So may kailangan kayong pag-isipan sa ngayon, may kailangan kayong pagmuni-munihan, no? Mga nararamdaman ninyo, maaring mga reaction ninyo yan sa mga bagay-bagay, sa mga iba't ibang pangyayari sa buhay ninyo, or maaring mga bit-bit pa ninyo, no, ng mga nararamdaman, ng mga feelings and emotions ninyo yan from the past relationships pa, or from the past experiences ninyo sa buhay, no? So maaring nagpapaano pa yan, na maaring nagpapabigat pa yan sa inyo sa ngayon, maaring nagkukos pa yan sa inyo ng stress sa ngayon, yung mga ganun ba. Kaya there is a need for you, no, to work through your feelings sa ngayon, nang sa gayon eh maisaayos ninyo yung lahat, 'di ba? Kung tapos na yan, kung bagahe pa ninyo yan from the past, ano, then maybe maisasantabi nyo na yan, ano? Dahil past is in the past, 'di ba? Hindi na natin yan maibabalik, wala na tayong magagawa para maisaayos pa yan, no, dahil tapos na siya, no? So maybe ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo. That's why you need to work through your feelings right now, nang sa gayon kung ano man ang kailangan, maisantabi na kung ano ang kailangan pa ninyo sa inyong future journey, then take it with you, no, yung mga ganun. So what else? We have full moon in Cancer. Let your fears dissolve. Ayan. So tanggalin na yung mga takot, no? Tanggalin na yung mga takot. I-dissolve na ang mga takot na inyong nararamdaman. Let's always remember din, Pisces, na kung mamamayani yung takot sa puso natin, ano, kung yun ang mamamayani sa buhay natin na takot, hindi tayo makakausad sa buhay, hindi tayo makakapag-move on, we can't go anywhere else, no? May stuck tayo kung nasaan tayo ngayon. Kasi yung takot na yan will prevent us to move forward, will prevent us to do whatever we want to do or what we have planned about, no? Kasi yung takot, ganun eh, yung parang tali yan na gustuhin man natin, pero kung matatakot tayo, atras tayo, di ba? Parang hinihila tayo pabalik, yung ganon. So ngayon, you know, yung advice sa inyo ng spirit ngayon is let your fears dissolve. Ngayon, hayaan nyo na yung takot ninyo, isama na yan ang alon palayo sa inyo, no?
dahil hindi yan makakatulong sa inyo in a positive way. So what else for Pisces? We have hope, and so keep your hope alive, no? Keep your hope and faith alive. Lagi magka-partner siya nang sa gayon eh makapag-move on na kayo sa buhay, makapag-move forward kayo sa buhay ninyo, no? Instead na takot ang mamayani sa puso ninyo, palitan ninyo yan ng hope and faith. Nang sa gayon, mas magagandang mga bagay ang dadating sa atin, mas mapupush tayo para magpursige, para ma-manifest natin, gawin natin ang mga bagay na makakatulong sa atin, na madala natin sa realidad natin ang ating mga pangarap, no? Yung mga goals natin, yung mga ganon. And when we are hoping for the best, no? Yun talaga ang dumadating, yun ang maa-attract natin towards us, Pisces. Kaya let your fears dissolve and keep your hope and faith alive sa puso ninyo instead, no? Nang sa gayon, maganda ang mga mangyari, maganda yung mag-unfold sa buhay ninyo. Solitude, ayan, so you may need to put yourself into solitude. Nang sa gayon, you'd be able to work through your feelings, no? Kailangan ninyo na mapag-isa muna, makapag-muni-muni, makapag-reflect, no? So that you can dissect your feelings, no? You can dissect your thoughts as well dito, na makakatulong sa'yo sa inyong sitwasyon. Kahit anumang klaseng sitwasyon ang meron kayo, ang pagmumuni-muni, ang pagre-reflect, ang pagsusolitude is a big help, no? Para kumalma tayo, makapagpahinga naman ang katawan natin, ang isip natin, yung mga ganon, no? So that is the invitation for you. Mag-solitude kayo and ask for help. When you need some help, no, when you need assistance, huwag kayong magdalawang isip na humingi ng tulong, no. Always remember that help is always available to us, no. In any form na tulong na kailangan natin, there will always be someone around us na willing tumulong sa atin. All we need to do is to reach out to people, no? Kailangan lang din natin humingi ng tulong. Kailangan din nating magsalita ng malaman din ng ibang tao na kailangan natin ng tulong, 'di ba? Huwag kayong magdalawang isip. Be shy na humingi ng assistance sa iba, dahil meron at meron tutulong sa inyo, no? Kung dati kayo naman yung tumutulong lagi, yung dati kayo naman yung nagbibigay lagi, now is also your time para mag-receive naman ng assistance ng iba, okay? So we have King of Swords. Ayan. So maybe ang iba sa inyo is seeking for clarity, is seeking for enlightenment. Maaring ganon. Maari din ang iba sa inyo dito nangangailangan ng impormasyon, detalye regarding your situation dito. And maybe you are seeking for those facts, no? Para makatulong sa inyong makapag-desisyon na kayo. Kasi maaaring you're in the middle of a decision making and you can't make a decision yet, no? Dahil kulang pa, or maaaring nalalabuan pa kayo sa sitwasyon. Nalalabuan pa kayo sa mga bagay-bagay na affecting this situation na kailangan ninyong pag-desisyonan, no? If you feel like makakatulong sa inyo ang humingi ng tulong sa iba, do so. Kung kailangan ninyong magkonsulta sa mga professionals, do so. Kung kailangan na ninyong magkonsulta or humingi ng tulong or advice from other people, gawin nyo yan, Pisces, no? Don't hesitate to do so if you feel na yun ang makakatulong sa inyong sitwasyon. Okay? We have strength. Ayan. So, maybe this is a challenging situation na kailangan ninyong pag-desisyonan dito. And maybe, you know, kailangan talaga din nyo dito ng inner strength. Kailangan ninyo dito ng tatag ng dibdib, no, for you to be able to make that decision, no? So dasal, no, Pisces, magdasal kayo because strength will be there. Strength, inner strength, and your courage will be activated. You will be helped out by your angels. You will be helped out by the divine, no, na palakasin ang inyong loob, no, palinawin
gawin din ang inyong isipan, no? At mag-guide kayo kung saan kayo dapat. Diba? Kung ano ang dapat ninyong gawin. Saan? Where will you stand? Yung ganun, no? So, always pray, no? What else? We have a page of wands. Ayan, there are wonderful news coming in dito for you, Pisces. May mga magagandang balitang parating dito sa inyo. And maybe that is related to money, career, and finances. No, maaring related yan sa bagong trabaho, job offer, mga job openings, mga career opportunity, no? Maaring related yan sa mga ganyang bagay. And maaring yan na din yung opportunity na talaga namang magbibigay din sa inyo ng excitement, no? Magbibigay ng excitement dahil maaring ganyang klaseng opportunity yung matagal na ninyong minimiti or hinihintay, di ba? Or minamanifest, and here you go, no? So ngayon, yung balitang ito talaga namang mapapatayo kayo sa upuan ninyo, no? And you are going to ask about these opportunities na. No, you're going to take action right away. So tingnan natin kung anong mga balita from the trinkets. We have the dragonfly. Ayan, there is a, you know, a transformation. There is change and transformation na mangyayari dito sa inyo, Pisces, sa kung anumang area ng buhay ninyo na maaring you are working on, or maybe you are thinking about doing some changes or adjustments, no? We have the key. Ayan, so maaring yung mga pagbabagong yan, maybe dahil yan dito sa mga opportunities and possibilities na maaring dumating sa buhay ninyo, at nasa inyong mga kamay ang susi, nasa inyong desisyon, kumbaga, no? If you are going to grab that opportunity na dumating sa inyo or hindi, no? So it's all up to you, but you are ang sinesignify ng key na to. You are going to open opportunities for you, no? Sa ngayon. So what else? We have peace sign. Ayan. So, magkakaroon na din kayo ng peace of mind sa ngayon, ano? Or maaring yun ang kailangan ninyo sa ngayon, no? Yung peace of mind. That's why also, inimbitahan kayo dito to put yourself into solitude ng sa ngayon. Magkaroon kayo ng pagkakataon na makapag-declutter din kayo ng mind clutter ninyo, no? Na gumaan-gaan ang inyong pakiramdam, mabawasan ang mga iniisip ninyo na baka marami pa rin kayong iniisip na hindi naman na kailangan, ano? So, it will help you talaga kung makapag-solitude kayo, nang sa gayon makapag-muni-muni kayo, and there, you would be able to experience peace, no? We have starfish, and this signifies guidance, this signifies enlightenment. So maybe talaga, no, with the King of Swords, maybe yun talaga ang kailangan ninyo, and if that's what you need, no, feels like makukuha ninyo yan, ano, makukuha ninyo, because King of Swords is someone then na nagsasabing kung ano ang kailangan ninyong kalinawan sa isip, enlightenment, no, clear path, kung yun ang hinahanap ninyo, ay maaari talagang makuha ninyo yan sa ngayon, marireceive ninyo yan sa ngayon, ano? So, maybe there are going to be people na makakausap ninyo na yun talaga ang makakapagbigay sa iyo ng linaw sa iyong sitwasyon, no? Or sa kung anumang klaseng decision making ang kailangan ninyong gawin. So, that's all I have for you, Pisces, and I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.